Recently, meron tayong viewer na nag-comment tungkol sa bore and stroke ng Gixxer 155 at GSX S150. Ngunit dinisregard ko ito dahil alam kong short stroke ang makina ng Gixxer at long stroke ang radar engine ng GSX S150. Pero iilang araw ang nakalipas at may nag-comment na naman dito pero sa ibang motor na ni-review ko. Dito na ako nagtaka kung ako ba talaga ang may mali or napagbaliktad ko ang impormasyon. You see, hindi ako graduate ng anumang kurso ng engineering, pero sinapuso ko ang pagkakaintindi ko sa engine configuration since grade school pa lang. Dahil sa kahiligan ko sa mga sasakyan or anumang tumatakbong pangtransportasyon gamit ng internal combustion engine, kaya sigurado ako sa sagot ko ukol sa long stroke at short stroke. Pero pagkatapos kong panoorin ang video kong ginawa at tinignan ng engine specs nito, dito ako nagulat dahil napagbali-baliktad ko ang long stroke at short stroke. To make it worse, karamihan if hindi lahat ng gawa kong videos ay baliktad. So if you're someone knowledgeable with engine configuration, most likely na makikringe ka sa pinagsasabi ko. To make it worse, I am teaching incorrect information to those who want to know more about sa mga motor na sinasabi ko, which defeats the purpose of creating my channel. So I would like to apologize for the mistake and thank my fellow viewers who pointed it out. Maraming salamat. In this case, to redeem myself, I will fully explain engine configurations, including the difference of bore and stroke, twin cam versus single cam, compression ratio, cooling configuration, which is the perfect engine, and more in this mini series. So stay tuned and stick around. Ang isang internal combustion na makina ay pare-parehas ang proseso kung paano ito gumagana. You mix air and fuel sa isang cylinder and a piston compresses it. Then the spark plug ignites that fuel, making it explode inside the cylinder. The explosion causes the piston to move down, transferring the energy to the flywheel, then gears, wherein it eventually ends up in the rear wheel. And this is the invisible dance of converting chemical energy to mechanical energy. In short, fun. Pare-parehas man ang proseso ng makina pero iba-iba ang disenyo nito. Gaya na lang ng bore and stroke. Bore means ang lapad ng isang cylinder at stroke means ang haba ng isang cylinder. Kapag mas malaki ang bore kaysa sa stroke, ang tawag dito ay over-squared engine or also known as short stroke. Kapag naman mas mahaba ang stroke kaysa sa bore, ang tawag dito ay under-squared engine or also known as long stroke. So ano ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang piston ng isang short stroke engine will tend to burn a larger surface area in a short amount of time dahil ang piston nito will travel less bago pa ito bumalik at pumutok muli, having less inertial force needed to push the piston. Kaya nga short stroke, kasi short travel lang ang piston. Thus, it can revolve more at higher RPMs, and the higher the engine can rev, the more power it can produce. Since it can rev higher, kaya nito mag-produce ng mas malakas na horsepower once nakabuelo na ang makina, starting from the mid-range until the top end of the power band kung saan nandoon lahat ang power ng makina. At hindi ito madaling ma-stress sa higher RPM kahit magbabad ka pa ng magdamag. Kaya ito pinaka-ideal na makina para sa mga sport bikes or in our case, hyper underbones gaya ng Raider R150. Pero may disadvantage nga lang ito. Since mababa lang ang inertial force ng piston para mag-revolve, mababa rin ang initial torque ng makina. At kapag mababa ang initial torque ng isang makina, mababa rin ang hatak nito. Kaya dito mo mapapansin na nangangarag ang short stroke ng mga motor sa mga corner exit sa racetrack or sa city traffic, lalo na kapag nasa second at third gear ka. O kaya naman kapag mabigat ang karga, mapapansin mo na hirap itong humatak sa stop and go scenario. Ang kabaliktaran naman ng short stroke na makina ay ang long stroke configuration, kung saan maliit naman ang surface area ng piston. Pero mas mahaba naman ang piston travel. In this case, mas matagal ang bawat putok ng makina dahil kailangan mag-travel ng piston all the way down before reverting back at pumutok muli. And if it does, doon naiipon ang malakas na buwelo ng piston, producing more inertial force. At syempre,
Kapag mas malakas ang initial force, mas malakas ang initial torque. At kapag naman mas malakas ang torque ng isang makina, mas malakas naman ang hatak nito. Unlike sa short stroke na makina na nasa mid-range pa makakapuelo ito bago rumatrat. Ang long stroke engine ay kayang mag-produce agad ng power sa low end hanggang sa mid-range ng power band, kaya ideal na makina ito para sa mga cruisers, adventure bikes at roadsters gaya ng Gixxer 155, dahil hindi mo na kailangan magbabad sa high RPM para lang makamit lahat ng power. At since malakas ang hatak nito, mas suitable ito sa mga may angkas or mabigat ang karga. Ika nga, kalabaw. Ang disadvantage naman nito ay opposite sa short stroke na makina. Since malakas ang initial force ng piston, may tendency na malakas din ang vibration ng makina sa initial acceleration. Pero mawawala ito pagdating sa mid-range. But go beyond the mid-range at dito mo na mararamdaman na nanghihingalo na ang makina at hindi na kaya mag-revolusyon ng mas mataas pa. Thus, it has lesser horsepower and top speed. But what if gusto mo ng balanse ng makina, kung saan merong lakas sa buong power band from low to top end? Meron bang ganon? Yes sir, merong ganon. At ang tawag dito ay square engine. Hindi siya long stroke nor short stroke, but a balanced square engine with equal bore and stroke. The result? It has good power down low, good mid-range, and good top end. Pero hindi siya masyadong concentrated ang power sa neither range. Such examples ng ganitong makina ay mahahanap sa K56 engine ng CBR150R at LC4V ng Sniper 150. To sum it up, ang isang short stroke engine will produce good power at the top end of the power band at less at the low end. Long stroke engine will produce good power and torque at the low end range of the power band and less at the top end. And lastly, a square engine will have a tractable power on all ranges, but not concentrated on either way. And this, mga paps, is how bore and stroke affects the character of the engine. Hindi basehan ng lapad ng makina para malaman kung sino ang malakas, dahil bawat makina ay may purpose and character. Pero may exception ito, dahil kapag magaling at experience ang manufacturer ng motor, lalo na kapag laging involved sa racing dahil sa dami ng inuuwing aral, kaya niyang ma-modify ang power band to satisfy the purpose of the motorcycle without making any major changes from the bore and stroke to somehow retain the intended design. And for that, we'll discuss how double overhead cam and single overhead cam works and affects the engine characteristics. So stay tuned on the next episode of this mini-series. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe for more videos every week. Cheers!